ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. This special is brought to you by the Primer Group of Companies. We bring the world closer to our customers. Matagal ko na rin pangarap mag-mountain climbing. Siyempre, kanino pa ako makakuha ng pinakamagandang tips, kundi sa pinakanirerespetong Pinoy mountaineer ng bansa. Samahanin niyo ako sa isang biyahe para alamin ang kwento ng matagumpay na pag-akyat ni Romy Garduce sa pitong pinakamataas na bundok sa bawat kontinente ng mundo. Ito ang pito para sa Pilipino, the GMA News and Public Affairs Special. Musta? Musta yung climb? Okay na, hirap! Musta biyahe? Ayos lang. Di ba malon? Ayos yung 7 summits ah. Parang wala lang. Parang kunwari lang, kunwari. Pero mahirap yung mahirap. Romy, paano ka ba nagsimula maging mountaineer? Ano yung nag-inspire sa'yo para ma-conquer yung mga summits na yan? Actually, hindi ko nga alam na magiging mountaineer ako. Nagkataon lang actually, by chance. May na-meet akong UP Mountaineers. Oh, sumali ka ng UPM, ganyan-ganyan. So, 1991 to, ano nangyari? So, sumama nga ako sa training nila. More out of curiosity talaga. Adventure seeker ka talaga? Actually, hindi. Nagsimula na lahat sa mountaineering. Yung first climb ko, hindi ganun ka-pleasant. Sumuka pa nga ako. I thought hindi para sa akin yung mountaineering. And then, nagtuloy-tuloy lang talaga yung mountaineering for me. Takot ako sa mga panahon dito. Ang hirap! Second day pa lang. Warak na ako. Tayo pa. Pagod na ako. Kaya ng Pinoy. Balikan natin kung paano nagsimula ang pangarap na maabot ang pitong pinakamatataas na bundok sa pitong kontinente. Uy! And then, saan nabuo yung 7 summits dream mo? Matagal mo bang pangarap yung 7 summits as a climber, as a mountaineer? Noong 2002, and ito yung simula talaga nung pagbuo ko ng konsepto ng 7 summits. Inakad ko yung Mount Kilimanjaro. Ito yung highest mountain sa Africa. So, nunakad ko yung Kilimanjaro, sabi ko nga, hindi na ako aakit. Nahirapan ako. Sumusubuka ako sa Kilimanjaro. Pero 2 months after, ito na naman ako. Nag-iisip ako ng magandang travel next year. Sa lahat ng climbs mo, Romy, ano isang bagay na lagi mong dala na hindi pwedeng wala ka ng bagay na yan? Madami. Pero naisip ko, yung compass, lagi kong dinadala yan. Total, mountaineer ako. Baka magamit ko, etc. Dala ko ngayon. Nasa backpack ko lang lagi. And of course, yung Kilimanjaro, bit-bit ko rin yan. Although hindi ko nga naman gaano, masarap lang manood misa, yun yung North, yun yung Mueca Peak. Kasi nakikita mo sa mapa. Sa mapa mo. Compass. Mm-hmm. Kailangan to. Very important. Ang tinatawag na 7 summits of the world ay ang pitong pinakamatataas na bundok sa pitong kontinente ng mundo. Sa kasaysayan, mahigit 300 tao pa lang ang nakakakumpleto ng record na ito. At si Romy, ang kauna-unahang Pinoy. Next destination, South America. Ayan yung Aconcagua. Yeah, that's the highest mountain naman in South America. So ito almost 23,000 feet. At that time, wala pang Pilipino umakit ng ganong kataas. So I don't know if I can do it. And even Aconcagua, pinahirapan ako dahil sa dami ng bagyo. Bumaba kami lahat, 14. Pero dalawa lang kami nag-re-attempt. Buti na lang, miracle, gumanda yung panahon. And we had a very nice summit day. Mula sa kontinente ng Africa at South America, unti-unti nang nakukumpleto ni Romy ang kanyang checklist. Ang sunod na inakyat ni Romy ang tinaguriang The Summit of All Summits. Pag-usapan natin yung Mount Everest, pinakamataas na bundok sa buong mundo. Ano naisip mo nung bago mo i-climb yun? Ano mga paghahanda ginawa mo mentally, physically? Madami.
Hindi, maraming training climb yan eh. Bago akyat. Pero yung pinakamalaking problema dyan, ano eh. Bukod sa climb. Mga support system mo. Sponsorship, parang ganyan. So, yun yung mga mas madugo. So, buti na lang yung year na medyo maingay na rin yung news. So, at least nagkaroon tayo ng mga support from different partners. Nabuo ang isang malaking coverage ng GMA News and Public Affairs, ang Mount Everest Team Expedition. Romy Base Camp. Ang galing mo, pre! Kumusta ka dyan? Romy, mag-iingat ka pababa. Romy, mag-iingat ka pababa. Ano yung naging pakiramdam mo during that time na maraming mga Pinoy ang nag-aabang, kung nakapag-summit ka na ba? May pressure ba that time? Actually, hindi ko na-realize na ganun kaingay siya. It's a good thing na maaga ako malis. Mga March 4, malis na ako. May 19 ako nag-summit. So, naririnig ko lang. May sat phone update, parang ganun. Pero hindi mo gaanong ma-feel. Kasi nga, malayo ka naman, di ba? So, it's a good thing dahil hindi ka gaano mapipressure. Pero you're right. Malaki yung ano, yung media hype at the time. Good yun kasi at least nagkaroon ng biglang awareness yung mga tao about, you know, mountaineering as an adventure sport. Yeah, which is good. That's a good thing in looking back. Yung sheer altitude niya, talagang manghihina ka. Until today, naalala ko pa rin yung hirap ko dun sa trek to Camp 3 from Camp 2. Ito yung Lhotse Wall. So, yung pinakapagod ko in my whole climbing life, dito ko na-experience. Not even the summit. Attended sa Everest. Yung pinaka tiring moment dito, yung tipong hihinga ka ng 8 times bago ka humakbo ng isang paa. So, ganun ka kapagod. Imagine that. Nung na-summit mo yung Everest, ano yung naging pakiramdam mo? Like, how did you feel na finally natapos na at ang paghihirap, paghahanda. Ang pag-akyat ng bundok na to ay para sa lahat ng Pilipino nasa bansa man o nasa labas. Pagka mahirap yung bundok, actually, maalala, puro dusa yan eh, lalo na yung summit day. Parang gusto mo lang get over with a climb dahil naghihirap ka para mag-stop yung hirap mo. Finish line mo. Parang ganun lang, parang finish line lang. Pagdating mo ng summit, picture-picture lang. So, ang mas predominant feeling mo dyan, relief. Ay, salamat, natapos na. Parang ganyan. May na nag-radio. We're only done. Swerte lang. Ano isa sa mga souvenirs mo nung sa Everest? Yung camera na yun, yun yung gamit ko. Tapos tumagal siya hanggang Everest. Dala ko ngayon. Maraming kami pinagsamahan ng camera na to. Nakasummit na rin ng Everest to. Nakasummit ng Everest yan, marami. So, marami ng photos na souvenirs to na... Marami. Ayun, yun lang, sira na siya ngayon. Pinatunayan ni Romy na kaya rin makipagsabayan ng mga Pinoy sa larangan ng adventure sport of mountain climbing. At lalong ginanahan si Romy na tapusin ang kanyang 7 Summit Dream. Hindi lang para sa kanyang sariling hangarin, kundi maging para sa bawat Pilipino sa buong mundo. At para na rin sa personal niyang advokasya para sa kalikasan. Mabuhay ang Pinoy! Ang sunod na inakyat ni Romy ang Mount Elbrus na sa bansang Russia matatagpuan sa kontinente ng Europa. Balita ko na twice ka raw nag-attempt sa Elbrus. Yung first attempt mo daw, hindi ka nakasummit. 2004, sinukob ko sa isang taon ng dalawang expedition thinking that Elbrus is only, in-only ko siya na 18,400 feet. So when I was there, fourth day pa lang, may sakit na ako, AMS, may altitude mountain sickness na ako. So you decided na bumaba lang? Yeah, that's the best decision. Tama yung sinabi ng isang Russian guide sa akin doon na, you know, the mountain will always be there. Kung umalpa ka, pwede mo naman ulitin ulit. So yeah. You attempted the second time? Na 3 years after. So, siyempre, medyo mas kompleto na akong gamit, mas mayabang na ako, etc. So, nadala ng yabang na summit na natin. 2008, nang sunod na pinuntahan ni Romy ang the coldest mountain in the world. Dito raw nagtatagpo sila Mrs. Fahrenheit at Mr. Celsius sa gabi dahil sa temperatura ng negative 40 degrees, ang Mount Denali sa kontinente ng North America. Tayo pa. Pagod na ako. Una, mahirap talaga yung climb na yun dahil totoong alpine mountaineering in many sense. Laging madalas yung snowstorm, yung tent mo lagi natatabunan ng isang katutak na snow, kailangan mo magdig. Another 3 or 4 days ang forecasted na bad weather. Kanya kapal na snow, kaya pa ako kinahukay.
So medyo mabigat talaga yung climb. And mahirap din yung terrain. Tapos, di okay na sana kami, pero na summit day, pagtungtong na pagtungtong sa summit, ito na si Bagyo. Medyo lumalakas na yung hangin, medyo pangit na yung panahon, pero malapit na kami. Nakikita na namin yung ano yung summit ridge. So tinuloy na lang namin. Short-lived yung ano, yung windstorm, pero medyo life-threatening pa rin. Kasi yung, like, halimbawa suot kong ice goggles, parang few minutes lang, ice na yung loob. Kasi ice yung loob, kinukot-kot ko yung loob na ganyan para tanggalin yung yelo. Potato process. Pero yung unang umakyat ng Seven Summits kasi, ang contention nila dapat daw, yung continent mismo, in this case, Australia lang. So nandun yung kosyos ko. Para sigurado, inakyat ko pareho. Inakyat mo pareho para wala masabi. Para wala masabi. Meron daw debate sa Mountaineering Society kung dapat nga bang isama sa Seven Summits ang Mount Kosciuszko dahil sa level of difficulty nito. Kaya para makumpleto ang dalawang listahan ng Seven Summits, nagdesisyon si Romy na akyatin ang Karstens Pyramid. Ito ay nasa rehiyon na tinatawag na Oceania. Binubuo ito ng Australia, New Zealand, New Guinea at iba pang mga isla sa paligid nito. Pag-usapan natin yung sixth summit mo sa Karstens Pyramid. Yung Karstens, mahirap siya in a sense na technical yung climb. Pag siya na technical, medyo iba yung terrain niya, vertical siya. So, kailangan ng skills like you know, rock climbing, kailangan ng mga special gadgets, kailangan mo ng mga protection system. Kasi gagamit ka ng tali, gagamit ka ng harness, mga carabiner, saka gagamit ka ng jumar na tinatawag para alam mo pa paano makyat o at least protection para sa sarili mo. Yun yung dalaman. Ito yung sa ating mga souvenir. Kasi yung Karstens, bukod tangi ito sa lahat ng Seven Summits na technical climb. So, siyempre kung may maiisip kang parang souvenir para sa sarili ko, related do sa climbing, di ba? So, ito yung tinatawag na jumar, ascender siya, mechanical ascender. Merong part sa Karstens climb namin na malaki yung gap nung isipin mo yung summit ridge. Ganyan yan, bangin left and right bago ka pumunta sa summit. Bangin left and right? Left and right, bangin. Tapos biglang may gap yung summit ridge na malalim, 1,000 feet, mga 14,000 feet altitude nun. Tapos over the years, naisipan nila sa halip na up and down, naglagay sila ng tali, may cable, tapos apat na protection lines para itay roll and traverse mo. Itay roll and traverse yung magkiklip ka lang ng mga carabiner, protection carabiner. Tapos tapadaustos kang ganun. In theory, sarap, di ba? Mm-hmm. Although nakatakot kasi 50-foot gap yun, mahaba. So paano yun? Nakabaligtad ka? Nakabaligtad ka, nakatali. Oh. So theoretically, dapat uusog kang pa ganun sa konti nalang effort. Nung nandun kami, ang kapal ng yelo. So mahirap umandar. Yung mga protection device namin eh, nai-stack ng mga ice na nakakabit ko sa lubid. So yung point na yun, nakita nung guide na 5-inch thick yung mga yellow nakalagay din sa ano. Naisip niya na i-abort yung climb namin. Sabi wag, six summit na to. Summit Ridge! Narating na rin namin finally yung summit, parang more relief yung pakiramdam ko dahil ang hirap ng climb eh. Parang, ay, finally, natapos na. Ganyan. Isang bundok na lang ang kailangan marating ni Romy sa pitong kontinente ng mundo. At muli, hindi siya iniwan ng kanyang mga kapuso. Kasama niya ang lahat ng Pilipino sa pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa kontinente ng Antarctica, ang Vinson Massif. Abangan mamaya. Hindi kayo maniniwala, 12:36 na ng gabi, madaling araw. Siguro mga alas 3 bago mag-flatten yan. Pero may ilaw pa rin. Tapos sisikat uli. Kaya walang katapusan ng ilaw dito during... Anim na pinakamatataas na bundok sa anim na kontinente na
ang naakyat ni Romy. Last one, para makumpleto ang The Seven Summits dream. Final destination, ang Vinson Massif sa kontinente ng Antarctica. Ano yung tumutulong sa backpack mo? Ano yan? Kuliling. Souvenir ko ng Vinson Climb. Every climb, meron akong mga nilalagay na na mga palawit sa bag ko. So, naisipan ko ilagay ito. Ito? Oo. Yung Austral Summer kasi baligtad sa Antarctica. December, January yung window. Hmm. So, siyempre doon ako nagpasko sa on the way to Antarctica sa Chile. Malapit nang matupad ni Romy ang pangarap na gumawa ng pangalan sa mundo ng mountaineering. Pero mukhang ito ang pinakamahirap niyang pag-akyat. 32 hours na mahabang paglalakbay, dalawang araw, nakarating ata sa Punta Arenas. Where's a good place to spend Christmas? So, kinailangan magpasko at magbagong taon ni Romy sa labas ng bansa. Malayo sa mga kaibigan at pamilya, makyat lang ang huling bundok na kukumpleto sa kanyang Seven Summits. Ito ang malungkot na Pasko. Doon ako nagpasko. So, to remind me of the Christmas season man lang or festivities, at saka yung New Year na rin, yung bell na to, actually may kasamang dalawang Christmas balls yan. Siyempre, kagagalaw ko, natanggal na yung dalawa, sayang naman. Christmas Eve in Punta Arenas. Ito, may mga na-meet tayo mga Pinoy dito. Galing Santiago. Dito lang din sila magbabakasyon. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sabi nila, saan mang sulok ng mundo, may Pinoy kang makikita. Kaya okay na ito para kay Romy. Ito ang ating Christmas Eve sa Punta Arenas. Sa town center tayo, buti mo mga nagkakantahan. May konting festivity, pero sobrang konti lang. At sa araw ng Pasko, masaya pa rin naglibot sila Romy. Christmas Day. Samahan natin itong mga ito, kumiyaya na kapuntang penguin. Yeah, kundi ako nagkakamali mga penguin sa buong mundo. Lahat sila nasa Southern Hemisphere. So isa to sa mga species na yan na nakatira dito sa Chile. Nandito yung colony. Nandito sila malayo sa beach. December 25 dito, tanghaling tapat. So naghanap kami ng restaurant na bukas. Bukas sarado lahat. So nasa Punta Arenas tayo ngayon at for the next 2 days, siguro preparation namin, mga gear sorting, mga last minute fixing na gagawin namin. Kasama ang kaibigan na si Levin na Yahangan. Pagtutulungan nilang maidokumento ang isang historic event na ito na magbibigay karangalan sa ating mga Pilipino sa larangan ng adventure sport na mountaineering. Ngayon na preparation natin ay bumili ng mga kulang panggamit. Siyempre itong Chile kilala sa mga wines. Kaya itong isang buong row na iniikota namin, row alak. Mas maganda pa, may tetra pack sila. Equipment check kami ni Levy. So nandito na ating guide, si Mark Ryman. Tingnan natin kung ano ginagawa. Wala na kalak. But if we have good conditions and we're all feeling strong, we may push all the way through to low camp. It depends on how Jacob wants to do it. Yeah, we'll probably do a carry to high camp. I think Jacob may already have some gear and supplies cash there from his previous trip for us. Mm-hmm. So he said we should be able to go pretty light on the fixed lines. Hopefully. Should be good. Mastak tayo, kailangan ng buko. Clampons. Sa katutak na binding cord. Ito na, December 29 morning. Ako matatanghali na. Masakay na tayo na Intuition. Russian cargo aircraft. Kalaki-laki na.
Bakit nga pala yung Antarctica ang nahuli sa Seven Summits? Bakit yun ang huling lugar na pinuntahan mo? Well, iba-iba kami ng format. No? Ako ang ginawa kong format. Ginita ko yung Everest. Kasi kung hindi ko kaya Everest, hindi ko na itutuloy yung Seven Summits. So, kumbaga kailangan i-hurdle ko muna yung pinakamahirap na objective doon sa Seven Summits. Wala gaanong buhay sa Antarctica. Sa katunayan, ito raw ang tanging lugar sa buong mundo na walang permanenteng naninirahan na komunidad o indigenous people. Pero malaki ang papel na ginagampanan nito sa pag-aaral sa climate ng mundo. At sa panahong ito, mukhang napakalungkot magtagal sa lugar na ito na puro puti ang makikita. Walang katapusang liwanag. At may pambihirang lamig na klima. Ito ang magiging tahanan ng grupo nila Romy sa susunod na 10 araw. Got it. Welcome. Finally boarding the second aircraft natin pumunta sa Vinson Base Camp. So, smaller plane na lang. Kung mas mataas ang altitude dito, nasa 3,400 feet. Dito tayo sa 7,000 feet. Exciting! Yes! Good to go. Good to go? Awesome. Well, we're peace. Thank you. No problem. We're now in Vinson Base Camp. Yes! So the guys, so we're very happy because the weather is really nice. And that's Vinson Summit. Kita from here. Mukhang madali. Pero pahirapan tayo nito. Mukha kami na yung yelo. Para ito namin, para gawing tubig. So mas solid na ice, mas marami pa tubig na makukuha. So pinukot-kot namin yung medyo solid na yelo. Just like home, Jacob. Siguro mga alas 3 bago flatten yan. Pero may ilaw pa rin. Tapos sisikat uli. Kaya walang katapusan ng ilaw dito during the summer. December ang sinasabing full summer month sa Antarctica. Kaya ito rin ang pinakamagandang panahon para sa Vinson Massif. Bago yun, ay matayang chicharon. Ito, masama po ito, huwag nung kinakain. Pero sa malabig na lugar, saka sa high altitude, may churi ako rito eh. Mas mabilis natin magamit yung LDL o yung bad cholesterol. Hopefully, bago siya makasama sa katawan natin eh, nagamit na natin at na-process. Ah! Wow! Nasira yung aeroplano sinakyan namin pag landing. So, na-stuck dito yung aeroplano. So, yung ibang teams na iwan doon sa Union Glacier. So, kami yung mga unang sinuwerteng nakapunta rito. Unang umaga namin sa Ocean District. Kasi tuloy tayo. Hashtag New Blisker na ka na kami. Sa video blog. Parang ano ito ha, exploration. Ito yung sa sekreto namin. Maraming nagtatanong kasi kung
Paano nyo ba ginagawa ang dirty business? Doon, bawal, mag-iwan ng kahit ano. So, kailangan leave nating bad footprint. So, kahit na ano? Kahit ano, kahit na dirty business. Ayan. So, meron kami tinatawag na wag bag. Ayan. So, ito yung dala namin bawat isa. Ito pwede i-reuse kasi malaki. So, parang ito na yung toilet nyo doon? Ito na yung toilet namin dito para maibaba namin pababa yung aming kayamanan. Parang ganyan. So, kung gusto mo makita, ito yung itsura niya actually. Marami lang siyang plastic sa loob. Inuwi ko to kasi sabi ko, bah, wala nito sa Pilipinas eh. Mapakita nga sa mga kasama ko. So, dala-dala nyo to throughout the climb? Leave no trace na ano namin, na principle. Ayun yung isa sa mga pinafollow ng mga mountaineers. Leave nothing but footprint, di ba? Yeah, ayun. Parang take nothing but pictures, kill nothing but time. So, this is a wag bag. That just becomes trash. Inside here, there's a big Ziploc. I typically just go ahead and throw that right in there. Sa mga extreme cold weather, gaya ng Antarctica, importante ang patuloy na paggalaw upang maiwasan ang frostbite o ang paninigas ng body tissues at ng balat na overexposed sa hangin. Siyempre, other than movement, mahirap sa ginagawa natin dito is mag-impake ng gamit. Pero dito, sleeping bag na minus 40 degrees, magkakalaki-laki. Break camp na sa Vinson Massif. Handa na kaya sila, Romy, sa pag-assault papuntang low camp? Getting ready for the move to low camp today. So, naayos namin yung mga sled. Nag-rope up kami para panaglakad. Magkakasama kami. For protection yun para kung minaraglag sa kiwas, madali mong masalo. Sa mountaineering, gano'ng kahalaga yung mga gears? Tsaka anong mga very important gears para sa'yo? Gano'ng kahalaga? Buhay. Buhay mo, nakataya. No? Kulang-kulang na gamit, pwede ka ma-hypothermia, patay ka kagad dun. Tumatama na sa kanilang katawan ang hirap at lamig ng pag-akyat. Mas problematic kayo ubo eh. Hindi ka na makahiga. Ha? Hindi ka makahiga. Si Levi, sumasama na ang pakiramdam. So, niririg namin yung sled, backpack, sa katawan at saka sa rope. So, ang traveling style dito, since glacier to, delikado maglag sa crevasse. So, kailangan naka-rope up yung mga teams. Para kung may nalaglag, masasalo rin tayo. Sa Antarctica, hindi basta-basta ang mga gamit na kinakailangan. Mahirap din kasing kalaban ang lamig. Sa mountaineering, gaano kahalaga yung mga gears? Tsaka anong mga very important gears para sa'yo? Gaano kahalaga? Buhay. Buhay mo, nakataya, no? Tent, sleeping bag, yung mga cold weather gear mo. Kasi kung hindi ka naman pwedeng kulang-kulang na gamit, pwede ka ma-hypothermia, patay ka kagad dun. Mission based up yun. Tayo. Diyan din nag-landing yung aeroplano kahapon. Aray, hinihila lang ako rito. Hinihila na ako. Ha? Pagod na ako. Pero naging mahirap man ang unang akyat nila papuntang low camp. Hindi pa rin daw maiwasang mapahanga si na Romy sa ganda ng Antarctica. Torture. Para sa Pinoy. Ganda. Very beautiful. Very cold. Sa wakas, narating na rin nila Romy ang low camp. 12:04 ng gabi. Yan lang ako dumating. Ako yata yung pinakamahina sa team. Ako lang natin yung pagod. Lahat sila malakas. Masipan pa ako. 24-hour sunlight. Walang depression yung gabi. Tsaka yung araw. Ramdam na nila, Romy, ang tindi ng lamig.
Di hamak daw na mas malamig dito kumpara sa base camp. Sa nipis ng hangin, mahirap na raw huminga. Yan, so ito yung camp 1, ay tiyatawag nilang low camp. Kasi may low camp, may high camp. So, kadarating namin kahapon from Binsan Base Camp, medyo may kahirapan. Parang may sakit pa nga ngayon. So, siyempre, malamig. Tapos ang bigat ng dala, mga 100 pounds. So, medyo mabilis pa yung heartbeat ko. Finally, medyo may buhay na tong camp 1 natin. Marami ng teams na dumating. Bagong team. Tapos yung Indonesian team nandun din, mga Alpine Ascents. Tapos may isang team din dito. Mga taga-ANI, sila yung mga ranger dito sa bundok. Kung nagka-problema, sila yung responde. New Year na rito. Mag-inaw. Itong boots mo na papakita ngayon, saan mo na nagamit yan? Ito nagamit ko sa Everest, sa Elbrus, sa Alaska, sa Choyu. So medyo, ito rin yung type ng boots na ginamit natin sa Antarctica. So, hindi lang halatang maganda yan. Pero ito na yung pinaka-high-end na boots today. It's a boots within a boots. Actually, ito ginagamit namin sa camp. Parang camp boots namin. Pero ito muna susuotin mo. Ito muna susuot mo. Itong material ito special. Ang tawag nila aluminum ambulite. So itong boots nito, kaya nito minus 60 degrees Celsius. Kahit ganun sa kalamig sa labas, kaya niyang withstand. So meaning hindi ka basta-basta mafo-frostbite. Problema, hindi sa breathable. Eh, awis-awis ka sa loob. Matapos ang pahinga, panibagong hamon ang kaharapin. Happy New Year! We forgot, it's January 1. The acclimatization trip natin sa high camp. So light pack lang kami ngayon, carry up lang. Tapos mamaya baba rin dito matulog. Importante yung teamwork dito sa Vinson, sa Antarctica, kasi naka-rope up kami. So kung liba may isang bumigay, o nalaglag, pati ikaw damay, tipong ganyan. Kasi magkakatali-tali kami. Magkakadikit kayo lahat. Protection system siya pag umaakat ka sa mga steep. Halimba, ito, ganito. Assuming puro yellow yan, tsaka snow. Pag nadulas ka, dire-diretso ka, pwedeng malaglag ka sa crevasse. So, protection mo siya na, abla, apa tayo, magkakatali. So yung pacing nyo kailangan tugma rin? Medyo tugma. Kaya ako nahihirapan kasi yung dalawa kong kasama, na sobrahan yata ng training, so masyadong malakas. So hataw sila ng hataw, kami nahihirapan naman. So, nangyayari talaga. Pero tama sa'yo muna, kung may crisis yan, eventually magsiswitch naman kayo doon sa survival mode na kayo magtutulungan talaga. Kailangan ng acclimatization kung saan sinasanay nila Romy ang kanilang katawan sa kakulangan ng oxygen sa kanilang bagong kapaligiran. Bilang parte nito, kailangan nilang akyatin ang high camp at bumalik muli sa low camp sa parehong araw. Sa hirap ng pag-akyat, napapahiga na sa yelo ang climber na ito. There's just go the other side, Romy. Ang pinagsama-samang pagod, hirap ng paggalaw at nipis ng hangin, eh, babalik tayo rito. Ay ramdam na ni Romy. Very steep terrain. Matitignan mo all around me. Sa baba ko. Nasaan taas pa ng pupuntahan namin. Hindi lang halata, pero mataas yan. Nagdagan pa yung karga namin. Kasi minto yung isang kasama namin. Halfway pa lang daw kami sa rope line, fixed line, papuntang high camp. Dito pa lang, sulit na yung view. Kita mo yung buong landscape ng Antarctica. Doon sa baba, kita natin yung low camp. Layo na namin. Palapagod na ako. Matapos ang paghihirap, high camp na.
so far? Still alive. Ang hirap, lagpas 7 hours kami para makarating ng high camp. Grabe, parang summit day. Mag-stash kami ng mga gamit, so binaba na namin yung mga kalat namin para next time, hindi na namin bibitbitin lahat. So, back to camp 1 kami. Rest day, wala akong magawa. So, gumagawa ko ng snowman. There you go. Nung nasa Antarctica kayo, paano yung, how do you kill time? Meron kami mga tools, paano gumawa ng fence. Pwede ka maglagari, lagyan mo yung tipak-tipak na yelo. Keep sanity lang ba? Kasi kung nandun ka lang sa loob ng tent, lalo na kayo na 24-hour sunlight. Walang depression yung gabi, tsaka yung araw, lagi lang maliwanag, di ba? Yeah, ito very useful pagka, kung ano yung ice condition, pagka gusto mo halimbawa gumawa nitong wind barrier na to, para makagawa ka ng blockers. Sa ibang panig ng mundo, ginagawa ring pansamantalang tirahan ang mismong yelo laban sa malamig na hangin. Gawa ng fence. Pag sobrang windy, o kaya magawa ng bakod. Ganito ang ginagawa ng mga Eskimo sa Siberia, Alaska, Canada at Greenland. Bukod sa lamig, kalaban din nila Romy ang pabago-bagong panahon malapit sa tuktok ng bundok. Ngayong araw, sa high camp na ang destinasyon nila. Day 6 na yata namin to. Move up to high camp na kami. Medyo malamig kasi medyo may hangin kanina. Malamang pagdating doon sa taas, mas mahangin. So, let's see. Ngayon move up kami, doon kami matutulog. Papat na kami ng headwall. Medyo nag-snow at cloudy. Medyo heavy backday kami today. Nakita mo naman likod ko. Ito, medyo mahirap yung araw ngayon. Nag-snow pa. Layo pa nung nasa taas. Makasama ko sa likod. At Letter J. Nasa baba ko yung second rope team. Nandun yung isang guide namin. Ayan si Levy. Ayan si Luke. Nandiyan pala. Frozen. Tumatama na sa kanilang katawan ang hirap at lamig ng pag-akyat. Si Levy, sumasama na ang pakiramdam. Lumala lang dahil yung environment hindi friendly, malamig, tapos konti yung hangin, parang ganyan. So, tinamaan siya ng pulmonary edema. Decide kasi pala. Frozen. Tumatama na sa kanilang katawan ang hirap at lamig ng pag-akyat. Si Levy, sumasama na ang pakiramdam. Dahil sa sumasamang panahon, naging mas mabagal ang pag-akyat ni na Romy. Nag-snow pa. Malapit na kami sa taas ng fixed line. From there, mga 40 minutes pa siguro. Ganda ng view. Medyo nag-clear na yung weather, pero sa taas, cloudy pa. Pero sa baba, clear na. Cloudy. Ito, clear sa baba. Narating din nila ang high camp. Ang tagal. Nabit kaming 8 hours. Pagdating sa high camp. More weight naman. Ang weird dito sa katabi mo, ihi mo matulog. Baka mag-freeze eh. Ay, ako rin pala.
Bihan mo na. Kailangan kumahanap yung wet wipes ko. Itong brakes. Kasi nag-i-yellow to sa labas. Kung hindi mailalagay sa mas mainit na lugar ang mga dalang gamit ni Romy, mas magiging problema ang mga ito kapag nag-yellow. Nabalitaan namin, Romy, na si Levi ay nangyari sa kanya. Apparently, nung gabi, hindi na siya makatulog. So, meron time lang na bumangon ako nung madaling araw. Nakita ko siya nakaupo. Apparently, hindi na siya makahinga pag nakahiga. So, nagtatry daw siya matulog na nakaupo. Parang yan. Tumatama na sa kanilang katawan ang hirap at lamig ng pag-akyat. Mas problematic kay ubo eh. Hindi ka na makahiga. Ha? Hindi ka makahiga. Si Levi, sumasama na ang pakiramdam. Nung una parang malalang ubo lang siguro, parang yan. Nung morning yan, parang lumalala na yan. Kinonsult na namin. Tapos yun nga, ang diagnosis nga, you know, bakala niyang bumaba to recover, mukhang may altitude sickness niya. Morning. The high camp. Malapit na tayo. Yun na yung summit ng Pinson. Pero siyempre, marami tayong challenges dito. High camp, 5 to 10 knots. Sa balita sa radyo lang nila inaalam kung ano ang magiging panahon sa susunod na araw. 5 knots, temperature negative 32. Yan. Itchy na siya. Develop na ako ng rashes. Mas tolerable yan kaysa sa frostbite. Okay na yan. Kamot lang yan. Lumalala na rin ang sakit ni Levi. Si Levi, medyo nagkasakit. Ayan yung advice ng doctor eh. Bumaba daw siya. So, hindi pa natin alam anong magiging decision ng guides. Later on, mas na lumala pa doon sa baba. Hindi siya naka-recover. So, it's a combination of pneumonia, tapos dumala lang dahil yung environment hindi friendly. Ayan, bumaba muna si Levi para makarecover sa sakit. Ayan si Levi. Buti pa safe. May sobay sa kanya, so nabawasan yung team niya. Oo, nabawasan yung team namin ng isa. Nabawasan rin kami ng guide kasi yung mga pros yung kailangan magbabasa kanya, yung isang guide namin na sobrang lakas. Okay na si Levi ngayon? Oo, okay na, okay na. Actually, nasa Chile pa lang kami, maganda na yung mood niya. So, alam mo na yung kasakit, pero alam mo naka-recover na, parang ganyan. Ngayong araw, susubukan na ng grupo ni Romy akyatin ang mismong tuktok ng Vincent. Medyo minamanas tayo, nag-whiteout. Medyo nakakit yung visibility. Pero at least konti pa rin ang hangin. Sa all around me, medyo puti. Ulap-ulap yun. Ang ganda. Parang binalik ko. Mabingang sana. Lumakas pa yung hangin. Abitado to. Nandito kami ngayon sa ice field. Sobrang delikado ang lugar. Malapit na kapitan sa ridge ng Winson. Medyo malayo pa, so hindi pa tayo sigurado. Pa 4.5 hours na tayo. Soupy, but could be worse. After 9 hours, sobrang hirap.
Nandito tayo sa summit ng Vinson Massif. Tapos na rin, finally. Yung 7 summits na. Pati ako tapos na rin. Nananali. Hindi man nakasama ni Romy ang co-mountaineer na si Levi, tagumpay niyang narating ang tuktok ng Vinson Massif. Siya ang kauna-unahang Pinoy na nakarating sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa kontinente ng Antarctica. So ever since lagi kong sisinimulan ko, matuloy-tuloy nga na laging small flag yung dala ko. So marami nang narating tong bandera natin. Nice job, Romy! So, finally, tapos na natin yung... Ito para sa Pilipino. Seven Summits Expedition. January 5, 6, 5, 5:30 a.m. sa Pilipino, January 6. Boy! Yeah. At ang nakakumpleto sa pag-akyat ng pitong pinakamataas na bundok sa bawat kontinente ng mundo. Isa lang itong patunay na kahit anong hirap at taas ng pangarap, kaya ng Pinoy ang magtagumpay. This is Mark from Mountain Madness, our guide. Thank you, guys! Congratulations! Thank you. At ang kwento ni Romy ay inspirasyon na pwede tayong mangarap ng mas matayog. At kung may determinasyon, kaya nating lampasan ang anumang pagsubok. Saan yung sunod mong expedition? Ano yung next target mo? Siyempre, nagawa mo yung 7 summits after 10 years, di ba? Binuno mo yung 7 summits. Anong pagkatapos nun? Ano pa yung mga gusto mong ma-achieve? Ang naglalaro sa utak natin ngayon, although hindi ko pa naisip na magpakaginaw uli. Siguro South Pole, kasi yun na siguro yung next na feasible. Although, ang challenge ko rito is, I want to do it with the all Filipino team. Sana man lang 3-4. So of course, mas malaking cost, mas mahirap mag-train. And very few Filipinos lang yung may, you know, alpine experience. Hindi siya basta-basta. Wow. So medyo may kahirap pa siya. Mas mahirap sa huling ginawa natin. Mahirap so, yun. So it will be a big feat at matutuwa yung bandera natin. Thank you. Mga kapuso, maraming salamat sa pagsama sa biyahe. Ito ang pito para sa Pilipino, the GMA News and Public Affairs Special. Magandang gabi at mabuhay ang mga Pinoy. Welcome to Union Glacier in Antarctica. So dito nagsisimula at dito rin natatapos yung mga expedition na nangyayari dito sa Antarctica. Nagubad yung kasama ko eh. So, semi-naked in Antarctica daw. This special was brought to you by the Primer Group of Companies. We bring the world closer to our country.